Hello mga ka-J Networks. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo tungkol sa paglilinis ng electric fan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-disassemble ang electric fan na ito. Ipapakita ko din yung iba't ibang components nito sa loob. Okay, samahan niyo po ako at gagawin po natin. Ito, tanggalin natin yung cable niya sa likod. Ito. Okay. Ang susunod, yung parts niya sa harap. Kailangan din na tanggalin ito. Yan, tanggalin dito ang takip sa harap. Yan, tanggal na siya. Ang susunod, luwagan natin itong cap niya dito. So kung mapapansin po natin, meron siyang aro. Pag linuwagan po ito, dapat ang ikot nito ay clockwise. So, luwagan natin. And tanggal yung lock. Hugutin natin ito. Itong fan niya. Katapos, yung cover niya sa loob. Ito na naman ang tanggalin natin. So, kagaya sa dati, meron siyang aro. Pero sa ngayon, ang ikot para lumuwag nito ay counterclockwise. Hindi siya clockwise. Okay. Natanggal na siya. So, pwede natin lain. Ang huli na tatanggalin ay itong plastic cover niya na nandito sa pinakalooban. Meron siyang apat na screw. Tanggalin natin. Ayan. Okay siya. So, ito yung mga parts niya na tinanggal natin. So, pwede natin linisin ito gamit ang brush, tubig at sabon. Okay mga ka-J Networks, bago natin i-assemble ulit yung mga tinanggal nating parts ng electric fan na ito, isishare ko sa inyo kung ano yung mga parts niya dito sa itaas malapit sa motor. Ito, kung mapapansin po natin, meron sa itong kulay itim na ito. Ito ay yung starting capacitor niya. At sa ilalim nito, ito yung oscillating motor. Ano ba yung gamit ng oscillating motor na ito? Ito yung nagpapaikot sa left and right na movement ng electric fan. Ito yung nagpapaikot ng ganito. Minsan na nasisira din ito kaya natatanggal yung screw niya sa ilalim. Pag lumuluwag o natatanggal yung screw dito,
Yun din ang kadahilanan para hindi siya umikot ng pakaliwa o pakanan. So, meron na screw kahit dito sa ilalim. Ito. Kung natanggal yan, kakaroon din ng problema. Kaya, pinili natin na check upin itong dalawang screw. Okay guys, balik na natin yung ibang components ng electric fan nito. Okay. Ito na yung unang part na balik natin. Ito. Sa dating position. Okay. Gamit ng screw. Okay, pag naikabit na natin ito, ang susunod ay fan guard, yung panloob. So, dapat yung mga butas ay tatama dun sa lock niya. Ito. Katapos mailagay, ang susunod yung plastic hook. So, meron siyang arrow, yung pahigpit ay clockwise. Okay. Then, pwede na natin ilagay itong fan. Pag may mapansin po natin dito, meron po siyang slot. So, yung slot na ito, tatama dito sa lock. Para hindi siya luluwag. At saka ilagay itong plastic cup niya na panlabas. Para humigpit ito, pabaliktad ang ikot counter clockwise. Then, lagay natin itong fan guard na sa harap. Okay na siya. Dito sa yung takip niya sa likod. Okay. Pandarin na natin niya. Saksak muna natin. Para makita kung okay, no problem. Kumaganda siya. Okay, guys, salamat ulit sa inyong panonood. At kung nagustuhan niyo po ang ating mga video, huwag niyo pong kaligtaang mag-like, mag-share, at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. Sa susunod, babahagi ko sa inyo kung ano yung mga troubleshooting ng electric fan. Salamat ulit.